Hi guys! So we're here in Terminal 2 right now, in arrival. So we're waiting for my parents. So 4:55 na. It says landed na sila kanina pa 4:32. Kaso wala pa akong makitang lumalabas dito sa gate 35. Hi guys! Magkukwento lang ako sa inyo ng konti. A few years ago, 8 years na pala ako dito sa Singapore. Tapos years back, natanong ko yung parents, so sabi ko pa, gusto nyong pumunta ng Singapore. Kaso, gusto naman nila. But yung problem is, wala silang passport. So, siguro sa isip nyo, madali lang kumuha ng passport. But ang problema, yung father ko, wala siyang birth certificate. So, meron lang siyang live birth certificate, pero wala siyang actual birth certificate. At hindi siya registered sa NSO kasi sabi niya, yung time daw na yun, nung na parang binahay yung Bicol sa Katanduan, sa Katanduan, sa susunod pinanganak. So lahat ng records nila na wipe out. Kaya parang certification na yung meron siya. So up to graduate na kami lahat, nakapagtrabaho na, up to nakapag-abroad na kami, wala pa rin siyang birth certificate. So sabi nga namin kay Papa, parang siyang alien sa Philippines kasi wala siyang birth certificate. So last 2 years ago, sabi ko sa mami ko, papuntahin kaya natin yung parents natin dito sa Singapore. Like si Papa si Rilo, tapos si Papa at si Mama. So yun yung new plano namin na i-treat namin sila. Kaso, yung problema nun, yun na yung birth certificate ni Papa. So, ang nangyari, si Papa si Rilo lang yung nakakuha ng mami, ng birth certificate ng passport. So si Papa si Rilo yung nakakuha, which is within the same year na sinabihan namin na pagbabakasyonin namin sila sa Singapore. So, after nun, sabi ko Papa Franco na bilisan niya na yung pagkuha ng birth certificate. So, guys, yung process na pinagdaanan ko para makakuha ng birth certificate sobra kasi nag-online pa ako. Sabi yung DSA, yung sa NSO National Statistics, parang gano'n. Nag-email pa ako sa kanila, nagtanong ako ano yung process para makakuha ng ano. Una, nagtanong ako kung registered ba yung father ko. Tapos, registered ba siya dun sa database nila. So, nag-reply sila. Sabi, wala daw, hindi daw registered. So, sinend ko yung live birth certification, binascan ko sa kapatid ko. Tapos yun, sobrang mahaba yung kwento guys. So, eventually, nirefer ako sa regional, which is a Bicol, para ano, i-assist daw ako ano yung miso. So, nagtanong ako, ano kailangan para makuha ng birth certificate yung father ko, which is, si Papa ko is that time 65 years old. 65 na si Papa. So, 65 na ba si Mama ko? Si Papa ko, si Mama ko. Basta yun, so sabi nga, bakit pa sobrang late? Dito. Ito yung edad ng Papa ko yan. So, bakit ito sobrang late kumuha ng birth certificate? Sabi ko kasi, kumuha kami ng passport, i-requirement siya. So, kailangan makapuha ng birth certificate. So, you know, binigyan kami ng instruction. Ang haba pa, tagal pa nila mag-reply guys. Parang naka 3 to 5 emails pa ako na pabalik-balik na follow-up na please advice naman ko ano yung gagawin ko. Ganun. So, eventually, may nag-reply. Nung kinapi ko na yung regional, ano nila, yung parang head. Yun na, kinapi ko na talaga. Tapos nag-reply, sabi sa akin na, pupunta daw ng Bicol, which is nasa Mindanao kami guys, no? So pupunta daw ng Bicol para mag-apply ng late. Ano yung tawag nun, Habs? Yung late birth? Ano tawag nun? Yung late? Ano ba tawag nun? Basta yung late registration. Late registration. So, ayun, sabi ko, matanda na yung Papa ko, mahirapan na rin mag-travel para lang kumuha ng birth certificate. May iba ba akong option? So yun, another option is, yung relatives namin doon, magsulat lang ng Papa ko ng authorization letter. Yung authorization letter, kailangan pa namin ipa-LTC. So, kung ginawag ako parents ko, kailangan yun ng authorization letter para makakuha ng birth certificate yung isa sa relatives namin doon sa Bicol, which is yung kapatid, bunsong kapatid ng Papa ko na yung si Tito, tuan ko ata. So, yun siya. After nun, yun, mahabang process ulit kasi tang-tawag, tapos kailangan magpadala ng pera, again, para ma-finance yung pag-process ng papers. Tapos, syempre, may trabaho din yung Tito, kasi hindi yun yung asika. So, sobrang haba ng process na pinagdaanan namin guys. Makakuha lang kami ng birth certificate. So, nakakuha kami ng birth certificate ni Papa ko last year. So, so last year nakakuha kami ng birth certificate. And near December yun, no, nakuha tayo ng birth certificate ng Papa ko. Pag-uwi namin, December 2018, meron na kami ng birth certificate. Kaso, yung problema naman nun guys is, si Papa Sulilo ko naman is, yung natake sa puso. So, nakakuha yung father-in-law ko. November yun, no? November last year. November 17, 2018. Sobrang nakakalungkot kasi ang haba ng process na pinagdaanan namin para makakuha kami ng birth certificate ng Papa ko para masabay namin sila this year kasi talaga yung plano this year sabay sila na pagpapakasyonin namin dito. So yun ang nangyari nung buti na lang na natreat ko yung father ko. Oo, natreat naman namin siya sa reunion, whole family nila, dinreat namin sa Davao. So, yun yung pinaka-comfort na lang namin na report na para si Papa Cirilo, which is December 20.
tao. January 2018 pala yung na-treat namin. Ay, na yun sa iba. So, yung buong family, magkakasama sila. So, parents ko naman ngayon, yung ano, amakin ko at inasama ko sa cousin ko kasi hindi sila, pwedeng silang dalawa lang magbata at saka bata pa yung kamatid, which is 30 years old. So, yung cousin kong teacher, so siya yung pinasama ko dito. So, yun, nakuha yung nakaka ko yung passport niya noong March. Hindi ko alam. So, January, nag-apply, ay, no, February, nag-apply ko sila, 2019. So, that time, kinukulit ko na sila kasi nag-book na ako ng ticket for May to June para masabay sa birthday ko. So, May, nakikita mo na? Tiga-antay ko yung kabigay. Nakapila pa sa migration. So, yun. So, yeah, so after yun, mga March, nakuha na namin yung birth certificate. Tapos ang dami pang, ay, birth certificate, passport. Ayun ang issue naman, pinakabalik, kinuhold naman yung passport ng papa ko kasi kailangan daw ng additional parang requirements. Bakit daw late registration? Ang tanda-tanda ng papa ko, bakit daw late ano yung birth certificate niya? So ang dami talagang pinagdaanan namin. So eventually guys, na-book namin sila. Tapos yung another issue naman is yung sa immigration sa Cebu, muntik naman maharang yung cousin ko kasi ano, kailangan pang humingi. Teacher kasi siya, so hindi basta-basta makalabas kung wala kang national approval. Parang recommendation. Hindi namin alam yung term. Yung signature yung parang superintendent up to national level na pinapayagan ka na mag-travel abroad pag teacher ka. Lalo na kasi na-cover yung June part, may pasok na kasi yun. So yun, eh, nakakuha naman siya ng approval sa school nila. So, buti na lang talaga, I really prepared for this na sana smooth yung pagpunta nila dito na wala nang issue. Kasi sobrang dami na namin pinagdaanan para makapunta lang yung parents ko dito sa Singapore. So ayun, ngayon yung pinaka-last naman guys is si immigration dito sa Singapore. So papakita ko, nandito kami ngayon. Andoon yung, nandoon sila. Ayun, nag-message na yung aking cousin, nakarating na raw sila. So yung part doon, ito lang makita nyo, no? Hindi ata nila makita ha. I-video mo na dito. I-video na lang habi ko yung doon sa may immigration na pala. I-video mo na dito guys. Ayan, yun na lang. Para makita niya. So, ayun. Buti na lang, nakalusot sa immigration sa Cebu. So, ngayon naman, yung challenge naman sa amin is yung immigration dito sa Singapore. Hopefully, walang problema, makalusot sila. At 2 weeks yung magiging, 2 weeks lang sa stay sa Singapore. At super excited. Ako, na-intuitive na rin si guys. First ever vacation na ako. Totoo. Na simula bata ako, never ko nakita yung parents ko na mag-vacation kasi 6 kami magkakatatid, so dalo papa ko. So, yung mama ko housewife. So, yung hirap para itaguyod kami makapag-aaral lahat. So, ngayon, time naman para i-return ko yung favor na i-treat ko naman sila na capable na ako, pinag-julistable na. So, gusto ko naman silang i-treat na ako naman yung mag-provide part time. So, tinitiyan ko kung maglalakad na sila kapag dito. So, guys, ayun. So, yun yung kwento. I-vlog namin yung 2 weeks vacation nila dito sa Singapore. And hopefully, hopefully mag-enjoy sila. And everything will go smoothly. Praying to God na His protection and providence will always be upon us sa 2 weeks vacation ng parents ko. Pero yun, makita. Say goodbye. Kasi na po kaya yan, no? Sige pa. Sige pa. Sige pa. Mama! Excuse. Wala po kami ng bituin ba? Okay na? Ay gago. Ano naman? Pangit yun ito? Kasi mo tumanding yung kaibunan mo. Tumantol? Ha? Wala na? Ikuha na? Oo. Ay mga snack na lang sa diri. Di ba kanalit? Panuutot eh. Wala pa nito? Mga lang sa trigger. Dito. Terminal
Mogani. Wala, wala na, wala yang iyo. Oh. Oh. Mahal daw ng terminal. Asa man ta? Dito ta, siguro. Pero dito mas saag ba? Naman yung mga tourist spots di agot. Nindot na dito. Sabi ko sa'yo, mag-vlog ka. Ano ba yung ginawa mo pagpa-vlog? Hello guys! Yan lang naman yun, sabi mo. Hello guys! Welcome to Singapore. So finally, my parents are here in Changi Terminal 2 Airport. Yes. And so, di ba? Maayaw-ayaw. No, yes. Ang isa si Kuya Ryan. Kuya! Kuya, kaya niyo ka daw ming soap hair niya. Dali, mama. Giyot sa pag-interview sa'yo mo, mama. Kani-kani, lingaw kayo yun eh. Kali nga, natanong mo. What is my baggage? Our is mom. Siya, your issue, Juan. Your our is your. Juan, my baggage. Ko, my company. My company. Oh. Parang nag-story. Unsa gipangita sa imo ha? So maybe we'll try number 7 and number 13. 7 and 13 na. Dili na pa na. Ah. Nakuha yung banday, apil banday na eh. Oo. Lami ma. Lami ang paminaw nga kalingkod na. My first time! Talagang Pilipina ma. Kita, ako'y di mapagali. Gustong